Ito guys ha, itong number one na reason. Bakit atat na atat na ngayon yung mga DDS? Bakit atat na atat na sila na tanggalin sa pwesto si Marcos? Hinahabol ba na kuta? Nagmamadali kaliwat kanan na yung tikos pang bato ng personal issue na grounds for impeachment sa presidente natin. Now, ito yung political opinion natin. Ferdinand Marcos Jr. ay magto 2 years na sa June. Ibig sabihin, kung ma-impeach si Ferdinand Marcos Jr., automatically yung papalit sino? Yung vice presidente. So bakit hindi pa nung pag-start pa lang ni Marcos, ba't hindi na sila umaksyon? No? Bakit hindi na sila gumalaw? Kasi, nakalagay sa konstitusyon na kapag nakapag-serve ka more than 4 years as president, hindi ka na pwedeng tumakbo sa next na presidential election. Now, ito, magkataon na ma-impeach or ma-resign nila si presidente, si Marcos, yung papalit automatically si VP Sara, pwede pa siyang tumakbo sa the next election as president. So more than almost 9 to 10 years yung posisyon ni VP Sara as president. So bakit yon yung isang rason kung bakit atat na atat ngayon sila na mapa-impeach yung presidente. Atat na atat ngayon yung kabilang grupo na mapatanggal sa posisyon yung presidente. No, alam. Now, the reason, no, yung ito yung nakikita natin na mga political reason kung bakit yung kabilang kampo is gustong pabagsakin yung rehiming Marcos today. Ito yung mga nakikita natin. Kasi, number one, natatakot na yung mga DDS na kung magtagal pa sa posisyon si Marcos, hindi na nila maproteksyonan yung pagpasok ng International Criminal Court para sa pag-imbestiga dito sa war on drugs ng previous administration. Hindi na nila mapigilan. So, mahalungkat na yung mga isyo ng previous administration. Number two, ngayon may mga corruption issue yung mga Duterte. Pilit nilang itatago. And number 3, si Minay. Number 4, issue ni Pastor Apollo Quibuloy. So yun yung mga rason kung bakit atat na atat yung kabilang kampo na mapabagsak itong administrasyong Marcos.